This is the Ara's Oreo Cheesecake and Strawberry Cheesecake. Ano bang special sa Oreo and Strawberry Cheesecake mo? At anong kaibahan niyan sa mga nakikita natin ngayon sa ibang cafe? Well, itong mga cheesecake ko talagang punong-puno ng ingredients at saka walang daya. Premium ingredients ang gamit ko dito. Kaya pag isang slice mo palang, malinamnam talaga. And hindi, kung mapapansin mo, hindi ako nagtitipid sa Oreo. Umaapaw yung Oreo niya. Ayan. Pero gaano ka ka-hands-on? Ikaw ba yung mismo nagbe-bake? Super hands-on. Ako yung nagbe-bake, ako gumawa ng recipe. And syempre, may mga assistant na ako na kailangan ko rin silang turuan para may mag-a-assist sa akin. So, right now, lumipat na kami. Lilipat pa lang kami sa medyo malaki ng commissary dahil dumadami na yung branches. And yun, hands-on pa rin ako and I still supervise everything. Noong nag-start ka, ilang flavors agad yung pinresent ng Hazelberry? Ang tinitinda ko lang online, red velvet cupcakes, coconut macaroons, cranberry oatmeal cookies, chocolate chip cookies, and yung mga chocolate cake ko with Kit Kat on the side, and Maltesers, and then red velvet cake. So, yun pa lang ang variants. Then, when I put up Hazelberry Cafe, naglabas na ako ng Ara's Oreo Cheesecake, blueberry cheesecake, tapos merong mga ube cake, chocolate cake, and then, habang itong 2 years na kami, eventually, nagdagdag na ako ng mango flavor, na mango cheesecake, strawberry cheesecake, flat tops cheesecake. So, paano mo na ma-manage yung time of being a celebrity and having this business at the same time? Well, mahirap i-manage kasi yung field ng work ko, very erratic ang schedule at saka oras. Kaya pag umuwi ako sa bahay, plakda ako. Pero minsan kahit nasa bahay ako, I see to eat na nag-check pa rin ako online because I still manage yung pag-post ng Hazelberry IG account and the Ara Secret and the Ara Colors. Ngayong businesswoman ka na, may bibigay ka bang advice sa mga celebrities or sa mga ordinary people na gusto rin mag-negosyo? Well, you can start small. Kasi before, I've learned my lesson. Nag-start ako ng big business and then hindi nag-okay. So, better na para makita mo kung papatok, like what I did, I started Hazelberry online. So, kung meron silang gustong itinda or kung anong passion nila, kung mahilig sila gumawa ng accessories or kung mahilig sila sa fashion, pwede sila magtinda sa Instagram account or sa Facebook. And then, dun mo makikita yung flow if okay ka na magtayo ng sarili mong boutique or ng shop o ng store. Ang store mo, anong oras nag-open? We open 10 a.m. to 10 p.m. Okay. And open ka din ba for franchise? Yes, we just opened our franchise only this year. And kung makikita nyo nga, piniplay dito yung franchise presentation. And we have franchise presentation every other week. So, invite mo yung mga fans mo na mag-visit dito sa Hazelberry Cafe. Yes, please visit Hazelberry Cafe here at Don Antonio, Quezon City. And we have also in Ayala Mall, Philly, sa May Marcos Highway po, yung Hazelberry by Ara. Pero dun po, pastries and coffee lang. We don't have meals there. And Hazelberry Cafe at Alta Claro Building, Angeles City, Pampanga, along AUF, Angeles University. And we deliver via Grab and Lala Move dito sa Don Antonio and Ayala Mall, Feliz. And soon, yung sariling delivery ng Pampanga magkakaroon na rin. So, aabangan na ba namin to nationwide? Yes, sana po magtuloy-tuloy ang pagbabranch out natin. And sana po pagpatuloy nyo lang yung pagtangkilik sa aking pastries. And hindi naman po kayo magsisisi. Worth it naman sa money nyo pag kumain kayo dito sa Hazelberry Cafe.
Thank you sa pag-feature sa akin, Celebrity BTS sa Bulgar Online. And please don't forget the grand opening of Hazelberry by Ara sa Molito, Alabang this November. Thank you!